So, eto guys, nandito ako ngayon sa palengke para bumili ng ingredients sa lulutuin kong biko na may kalabasa. So, ngayon, bibili muna ako ng 2 kilong bigas na malagkit. Sunod naman, 4 na pirasong niyog. Dito ko na rin pinakayod at pinapiga. Ang susunod ko naman bibilihin ang kalabasa. So, pipili ako ng medyo dilaw na kalabasa para matamis ang kalabasa. Ito kasi ang sikreto ko sa pagluto ng biko na may kalabasa. Ang pinipili ko guys, yung matamis ang kalabasa para mas lalong sumarap ang biko nyo. So ngayon, maglalagay na ako ng 6 na cups na bigas sa kaserola. Anim na takal. Pagkatapos, babalawan ko lang ng 2 beses. Babalawan lang natin siya ng 2 beses. Kapag nabalawan ng 2 beses, ilalagay na natin ang 2 gata. Apat na cups na 2 gata. Pagkatapos naman, 2 cups na water. Takpan na natin at isasalang na natin sa oven. Ayan, after ilang minuto, luto na ang ating kanin. Sunod naman, gagawa na ako ng latik. Isasalang ko na ang gata. Kapag kumulo na, halu-haluin lang natin para hindi ito masunog. Ayan, kapag brown na siya, haluin lang natin ng mabuti para hindi masunog ang ilalim. Halu-haluin lang natin. Kapag nahalo na ng mabuti at nag-brown na lahat, pwede na natin isalin sa strainer. Para humiwalay yung oil ng latik. Yung oil ng latik pwede nyo rin pong gamitin sa inyong mga buhok. Pagkatapos, hihiwain ko na ang kalabasa. Hiwain ko na ang kalabasa at i-slice ko na siya ng maliliit. Pagkatapos, babalatan lang natin ang kalabasa. Pagkatapos, babalatan. Tatanggalan ng buto. Ayan, ganyan lang akong gumawa ng biko guys. Medyo matrabaho lang, kaya lang sulit naman kapag kinain ng inyong pamilya, magugustuhan nila. Kasi napakasarap talaga nitong biko. Kapag nabalatan na lahat ng kalabasa, ay i-grinder na natin yung mga nabalatan na kalabasa. Kung wala naman po kayong grinder, ay pwede naman po kayong gumamit ng panggadgad. Ayan. Ito na lahat ng mga na grinder na kalabasa. Ngayon, maglalagay na ako ng kawali. Maglalagay na ako ng butter sa kawali. Pwede rin pong, ito po ang ginamit ko, star margarine, kung gusto nyo pong makatipid. Kasi mas mura po ang star margarine. Pero, pwede rin po yung butter. Kung gusto nyo naman na mas masarap, palalo ang inyong biko, butter po ang gamitin nyo. Pero kung pangbenta po, star margarine po, kasi mas mura po ang star margarine. Tapos ilalagay na natin ang 1 cup na pure gata. Ito po, 1 cup na pure gata po yan.
Aluhaluy lang po natin para hindi masunog ang gata. Pagkatapos, ilalagay ko na ang dalawang latang tig 370 ml na condensed milk. Ayan. Simutin lang po natin ang lata, sayang ang gatas. Marami pa po kasing makukuha dyan sa lata. Ayan, 370 ml. Any brand naman po na condensed milk, kahit ano pong klaseng brand na pwede nyo pong ilagay sa inyong gagawing biko. Ayan, pagkatapos, kapag nalagay na lahat ang dalawang latang gatas, haluy-haluin lang po natin ng mabuti para hindi po masunog ang ilalim ng Sunod naman nating ilalagay ang kalabasa. Ayan, lulutuin lang po natin ng mabuti ang kalabasa. Kung mapapansin nyo guys, medyo maliit ang nagamit kong kawali dito kasi bigla kasing nawalan ng gas, kaya emergency lang ang paggamit ko ng burner. Mas maganda kung ang gagamitin yung kawali ay yung kawa para mas malaki ang inyong kawali. Yung sa akin kasi medyo maliit. Eh baka kasi mas mabigatan yung burner, kaya yan na lang muna ang ginamit kong kawali. Pagkatapos, aluhaluin nyo lang guys. Kapag kumulo na, pwede nyo nang ilagay yung nilutong malagkit na kanin. Ayan, ilalagay nyo na po sa nalutong kalabasa. Aluhaluin lang po natin ng mabuti. Ayan, medyo nahihirapan na ako dito sa kawali ko. Kailangan ko na sigurong magpalit ng kawali. Ayan, ililipat ko muna. Ayan, nilipat ko na sa ibang kawali. Kasi masyado na siyang puno. Kaya mas maganda guys kung kawa ang gagamitin nyo kapag gagawa kayo ng biko. Ayan, haluin lang natin ng mabuti guys. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa maluto ang ating biko na may kalabasa. Kapag ganyan na ang consistency niya, ibig sabihin na ay luto na ang ating biko. Ayan, medyo sticky na siya. Ngayon naman ay lilipat na natin sa mga tab. Ayan, naglipat na natin sa tab ang ating biko na may kalabasa. Try nyo ring lutuin ito guys. For sure magugustuhan ito ng family nyo. Thank you for watching!